Oh, pumunta na giyon. Oo na ba? Like a Hellcat. All right, mga kasagano. I'm back, Circuit TV again, and welcome po pala sa ating YouTube channel. So kung bago lang ka dito sa aking channel, please huwag mahiya, i-click ang like at saka subscribe, at i-click na rin ang bell icon para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Alright mga kasagano, today is August 3, 2021 mga kasag. At ngayon naman po ay palayan siri naman po tayo. O papunta po kami sa aming palayan mga kasag, kasi isang linggo na pong hindi umuulan. At ang mga palay mga kasag, kailangan po talaga ng tubig. You serious? Eh dito sa amin mga kasag is may schedule kaming pina-follow. Every Wednesday po yung schedule namin para sa patubig. Ikaso mga kasag, hindi po sapat yung tubig na natatanggap ng aming palayan. Kaya ang gagawin namin ngayon is gagawa po kami ng paraan para makapagpatubig kami sa aming palayan gamit ang mga makinang ito mga kasag. So subaybayin nyo lang no, dahil ito pong paraan na pwede natin gamitin dun sa ibang nagpapalayan din, lalong lalo na kung kulang po kayo sa supply ng tubig, lalong lalo na kung ang inyong lugar ay napakainit mga kasag or wala pa pong tag-ulan. So sundan nyo lang ako. So alright mga kasag, ano, papunta na po kami dun sa aming bukid para magpatubig po sa aming palayan. Kahit hindi po namin schedule mga kasag, nagkabiyak-biyak na po yung lupa kasi kulang sa tubig po yung palayan namin. Kaya gagawa po kami ng paraan para magkaroon ng tubig yung palayan namin mga kasag. Gamit itong pinala namin na mga makina at saka tubo. So magagawa nyo rin ito sa inyong palayan mga kasag, lalong-lalo na kung marami kayo sa balon o sa iba pang pwedeng pagkuna ng tubig para sa inyong palayan. So sundan nyo lang ako mga kasagan, no? Dahil mapunta na kami doon sa aming palayan. A few inches later. Alright mga kasag, what's up again? So nakarating na po kami dito sa aming bukid. Alam nyo naman, doon pa po yung bukid namin. So itong mga gamit mga kasag is dadalhin po namin doon. Medyo mabigat po itong makina pero yakang-yaka po ito ni Yubalong yan. Kayang-kaya niya po yung namin kahit papunta sa inyo. So, sundan nyo lang kami mga kasag at dadalhin namin itong mga gamit para makapagpatubig na kami sa aming palayan. Kasi delikado po ngayon. Isang linggo na pong, walong araw na pong umiinit dito. Ang tag-init. At wala pong tubig. Kasi by schedule po yung tubig namin dito mga kasag. Kailangan talaga namin gumawa ng paraan para makapagpatubig. Kasi alam nyo namang maging resulta pag sobrang init, di ba? Malalanta po ang inyong mga palay. So gagawa po kami ng paraan para hindi po malanta ang inyong mga palay. Eventually, mamatay po kasi yun. So sundan nyo lang ako. So alright mga kasag, ano, mukhang hindi po ako makapag-vlog. Papunta dun sa aming bukid kasi meron akong dala yan. Nandun pa sa dulo yung bukid namin. Medyo hassle po pag ganito, wala pong kameraman kaya hindi po ako makapag-vlog. Hindi ako makapag-vlog papunta doon sa dulo. So stay put lang kayo dyan at i-continue ko itong vlog pag nakarating ako sa dulo mga kasag, pag nandun na talaga kami sa aming bukid. So stay put lang kayo dyan, no? A few inches later. So alright mga kasag, ano, nakarating na po kami dito sa aming bukid. Ito po yung bahay kubo na yun mga kasag. Napakainit po mga kasag. Tingnan nyo itong palaya namin. Yan. Itong daluyan ng tubig mga kasag. Yan. So, tingnan nyo. Walang katubig-tubig mga kasag. Dry na dry. Dry out na po. Yan. Walang katubig-tubig. Tingnan nyo yung mga palayan namin mga kasag. Tingnan nyo yung palayan namin. Yan. Nagkabiyak-biyak na po ang lupa kasi
isang linggo na pong napakainit. Naninigang na ang lupa sa sobrang init, mga kasag. Nagbiyak-biyak na po. Dahil sobrang init. Pati itong kung daluyan ng tubig, kung saan dumadala yung tubig, walang laman. Kaya yan, tinan nyo yung mga palay. Marami na pong kulay dilaw. So eventually po, pag hindi po yan, hindi po sila nakatanggap ng tubig, maaari po silang mamatay. Kaya yung gagawin namin ngayon, mga kasag, is paraan po para magpagbigay kami ng tubig dito sa aming palayan. Kahit konti lang. Ang importante is merong mabigyan na tubig. So stay put lang ngayon, mga kasag, at sundan nyo lang kami. So alright, mga kasag, no, mag-umpisa na po kaming kumuha ng tubig para sa aming mga palay. So dito po kami kukuha ng tubig, mga kasag, no? Kita niyan. So napakalaking balon po niyan, mga kasag. Pwede po yung pagkunan namin ng tubig para ibigay namin sa mga palay. Pero kailangan po talaga, kailangan po natin ng makina. Yun po. Yun po yung gagamitin, mga kasag, makina at saka tubo. At saka hose po, mga kasag. Kasi ang gagawin po namin is higupin po yung mga tubig na nandyan at ibigay po namin doon sa mga palay namin, papunta doon sa palayan namin, mga kasag. So hindi naman ganoon karami ang tubig na nandito, pero at least makakitikim po yung palay namin ng tubig. Yan, so sinisit up na po ni Papa, mga kasag. Tingnan muna natin ng malapitan. Yan. Ito, mga kasag, makina kahit tubo papunta doon sa tubig na kunin namin, tsaka mayroong mga guma at hose po, mga kasag, nandito. Ayan po yung gagamitin ng mga kasag, hose, tubo at itong makina. At ito ang tubig para aming ibigay dito sa aming mga palay. Kasi tingnan yung kasago, tingnan na tigyan po yung lupa, biyak-biyak na dun sa kabila. Tingnan mo sa kabila kung ano nangyari na. Tingnan nyo sa kabila, mga kasago, dilaw-dilaw na po yung kanilang mga palay. Tulog na kasi dahil malakas ang kanilang tubig. Are you serious? Pag-init po, mga kasag, wala pong tubig, eventually mamamatay talaga ang inyong mga palay. So kailangan yung gumawa ng paraan para hindi po sila mamatay, lalo na kung ganitong panahon, mga kasag, napakainit. So ang mga tao dito nagdarasal po na sana umulan kahit isang araw lang para makatikim naman ang kanilang mga palay ng tubig. So ayan, mga kasag, sinisit up na po ni Papa. So sundan nyo lang kami. Kailangan no. Tatihin ang makina sa mga basa. Ay, ang tawag dyan? Water pump yan. Tingin natin para umigup na siya. Hanggang isa. Umigup na siya. Are you serious? Marunong pala mag-Tagalog. Si Mateo, kuha na kay may vlogger. Ito naog. Layo gamay din. Kaya maklarot. Ah.
tinggal bunlot. Ini lang gua. Oh, pemuntai lagi on. Kau napa? Mga kasaga, no? Mukhang may problema sa makina. Hindi na po siya humigop ng tubig. Nakabusog na po. Ginagawan na po ng paraan ni Papa kasi ayaw na niyang humigop ng tubig. Hindi po namin alam kung bakit. Yan, kasalukuyang inayos ni Papa, mga kasaga. Kailangan talaga mabigyan ng tubig ang mga ang aming palaya ngayon kasi napakainit na po mga kasaga at tigang na po talaga ang lupa. Yan, inayos na po ni Papa. Sana po gumana mga kasaga kasi pag hindi to gumana, delikado po mga kasaga. Delikado po ang palaya namin. So sana po gumana, no? Stay tuned lang kayo dyan. A few inches later. All right, mga kasaga, no, finally. Yeah, nagkalaman na po yung hose. Ayos na po ni Papa yung makina, mga kasaga. Titingnan na po natin kung saan ito papunta. Kung talagang napunta pa rin talaga sa aming palayo yung tubig. Tingnan natin itong hose, mga kasaga. Ipunta kayo dyan. Yan. Sinusundan natin itong hose, mga kasaga, no. Tingnan nyo yung lupa mga kasaag, tigang na tigang. Pati itong mga palay namin malapit ng malanta, malapit ng mapatay. Oop, naninilaw na po sila. Oh, alright mga kasaag, ayan finally po. Woo! Sa wakas meron ng tubig mga kasaag. Tingnan nyo yung kulay mga kasaag ng mga palay namin. Nalalanta na. Kulay dilaw na. So, ito po yung pwede nyo gawin dyan mga kasaag. Kung meron kayong pwede mapagkunan ng tubig. For example, balon. O kaya sapong. O kaya sapa. As long as hindi po, anong tawag dun? Hindi siya maalat. Kasi kung maalat yung gagamitin nyo na tubig mga kasaag para sa palaya nyo, mamamatay po mga kasaag ang inyong palay. So pwede nyo itong gamiting paraan mga kasaag dyan sa inyong palayan. Mayroon lang kayong makina, mayroon kayong tubo at mayroon kayong hose. Yan. So pwede nyo gawin yung mga kasaag. Ang tao pala dun sa makina mga kasaag is water pump. Yes mga water pump. Oh, talagang humihigop ng tubig mga kasaga.
Pag napuno na po yung area na ito, yung tubig po na iba ay mapupunta na po dun sa ibang area mga kasaag. So happy na happy na po ang aming mga palay. Sana nga lang mga kasaag, bukas o sa susunod na mga araw ay umulan. Kasi gastos din po ito mga kasaag. Kailangan nyo ng gasolina. Mga kasaag, magkano ang gasolina ngayon? 43. So gagastos din kayo. So mas mabuti po yung umulan mga kasaag. Okay, okay, all right. I'm back mga kasaag, ano? At sa wakas po, tingnan nyo naman. Yan. Nalagyan na po ng tubig ang aming palayan. Yes po. Dahil gumawa po kami ng paraan para makatikim naman po ng tubig ang aming mga palay para hindi po sila tuluyang malanta at mamatay. Pero dito lang po na area ang nalagyan po namin ng tubig mga kasaag kasi naubos na po yung tubig dun sa balon. Pero bukas po, doon na po na area ang aming lalagyan. Mga kasaag, doon na po na area ang lalagyan naming tubig kasi magkakaroon na naman po ng tubig yung balon eh. So bukas, doon na po na area. So sana po may natutunan kayo sa video natin sinagawa ngayon mga kasaag, ano? Ito po ay isang paraan para magkaroon ng tubig ang inyong palayan kahit hindi nyo naman schedule ng pagpatubig sa inyong palayan. Ang importante lang is meron kayong pwedeng mapagkunan ng tubig kagaya ng balon o kaya ng sapa mga kasaag. Basta hindi lang po yung maalat mga kasaag, ano? So bago po tayo mag-end, so shout out po, special shout out kay King Dwight TV. Yan, si King Dwight TV po ng Kitcharaw. Pwede po kayo mag-subscribe sa kanyang YouTube channel na nasa description below. Yes po. And special shout out din sa kanyang novia and future wife wala. Future wife na si Marjorie, Ma'am Marjorie Munda. Yeah, shout out sa inyong dalawa ni Sir Dwight, si William. Sana wag kayong makalimut mag-invite. Yes. Yes, so shout out sa inyong dalawa.